Ngayon, napakita natin ang paraan paano makainom ng maruming tubig. Ipapakita naman natin ang paraan paano malinis ang maruming tubig na nanggagaling sa ating mga bahay. Tulad ng tubig na pinangligo, pinanghugas ng plato, pinanglaba, maging ang tubig mula sa inidoro. Lahat ng yan, pwede pa rin nating ibalik sa kalikasan. Sa tulong ng mga STP o sewage treatment plant ng Manila Water na tinayo nila sa Makati City noong 2008, ang mga wastewater na ito ay kadalasan pumupunta sa mga septic tank natin or sa mga drainages natin. So si Manila Water, kinokolekta niya ang mga wastewater na ito papunta sa ating mga STP facilities at doon natin siya nililinis. 38 liters ng tubig ang tinatapon natin sa bahay kada araw. Mas marami rito ang tubig na ginagamit natin sa pagligo at pag-flush ng inidoro. Ayon sa Manila Water, nakakakolekta sila ng 25,000 drum na wastewater kada araw dito sa barangay poblasyon sa Makati City. Kapag wala tayong mga ganitong facilities or sewage treatment plant, ang mangyayari, lahat ng mga pollution na nanggagaling sa mga wastewater sa bahay-bahay ay dediretso lang pupunta sa mga ilog natin. At ang mangyayari, ang mga ilog natin sa Metro Manila ay unti-unting mamamatay. Dahil sa oras na humalo ang maduduming tubig sa ilog, nakokontamina ito at naging sanhi ng pagkamatay ng mga isda. Nilibot namin ang kanilang sewage treatment plant para mas maintindihan kung paano nalilinis ang maduming tubig mula sa ating mga bahay. Dito, ang unang prosesong ginagawa sa ating mga wastewater ay tinatanggal muna ang mga basura na nakahalo pa sa kanya. Ang wastewater ay pinapadaan sa mga screens upang ang mga malalaking basura ay matanggal. Sunod nito ay dinadala siya sa grit chamber upang matanggal naman ang mga silts o mga buhangin na present pa sa kanya. Sunod ay dadaloy ang tubig sa aeration tank. Sa tangking ito makikita na maitim pa rin ang tubig. Dito lalagyan ng oxygen ng tubig para mabuhay ang mga good bacteria na kakain sa mga dumi. Pagkatapos ay mapupunta naman ang tubig sa secondary tank. Dito lilinisin pa ng maigi ang tubig. Sunod ay pupunta naman ito sa disinfection tank para lagyan ng chlorine. At pagkatapos ay padadaluyin na ang nalinis na tubig papunta sa ilog. Ganito kalinaw ang tubig na nilabas ng Manila Water papunta sa Pasig River. Pero hindi raw ito maaring inumin dahil sa dami ng chlorine na nilagay sa tubig para malinis. Sa ngayon, merong 36 sewage treatment plants ang Manila Water para patuloy na maglinis ng tubig na maaari nating ibalik sa ilog. Isa sa mga toka kasi ni Manila Water ay buhayin ang mga ilog natin sa Metro Manila. At para mas mapagtibay ang proyekto nila na pangalagaan ng ating kalikasan, binuo nila ang tinatawag na Toka Toka Movement noong nakaraang taon. Ang Toka Toka ay aming ginawa upang hikayatin ang lahat ng mamamayan, no, ang bawat isa sa atin, na gawin ang kanyang bahagi o ang kanyang toka upang muling buhayin ang mga kailugan na ito. Ayon sa mga pag-aaral katulad ng Philippine Environment Monitor, halos 60% ng polusyon ng mga kailugan ng Metro Manila ay sanhi ng gamit na tubig na hindi sumasailalim sa tamang proseso o paglilinis. Ito ang dahilan ngayon kung bakit lahat ng ilog dito sa Metro Manila ay sinasabing biologically dead o hindi na kayang sumuporta ng yamang tubig o yamang dagat. Ilan sa mga nakatoka sa ating responsibilidad ay ang pagsulong ng waste segregation o tamang pagtapon ng mga nabubulok at di nabubulok na basura. Pati na rin ang palagyang pagpapalinis ng mga poso negro para ang dumi mula dito ay hindi humalo sa ating mga kanal at ilog. Kaya bago pa maubos ang malinis na tubig dito sa atin, simulan na natin ang ating toka.